Тілі телепом, кричить ночная птичка. Друзі побралися в дім, тим, кого не стичка. Magandang gabi sa lahat. Ito po muli si Kent ng Midnight Stories at ipagpapatuloy ko na ang kwento tungkol sa aming paglalakbay sa ibang dimensyon. Siguraduhin nyo lamang na napakinggan nyo sa tamang pagkasunod-sunod ang mga kwento. Ilalagay po sa description at sa pinned comment ang playlist ng series na ito. May pagkakataon pa para magbagong mga tao upang hindi nila madarasan na itong kahindik-hindik na mangyayari. Sabi ni Mang Nix, sa panahon ngayon, unti-unti na nangyayari ito at ang iba'y babala pa lang. Hindi pa ito ang pinakamatinding mangyayari. Sabi ni Amang, naisip ko kung paano ang pamilya ko. Masasagip ko ba sila? Paano ang mga taong malalapit sa akin? Ayaw kong maranasan nila ang nakita namin. Mga ilang sandali pa, sinabihan kami ni Mang Nix. Magpaalam na kayo sa namin. Pupunta na tayo sa susunod na destinasyon. Hinintay ko ang karwahe, pero wala akong nakita. Dalihan ninyo at sumakay na kayo. Sabi ni Mang Nix. May nakita kaming lumulutang na magic carpet at napakalapad nito. Sumakay kami at parang Aladdin lang. Lumipad na ang carpet at pumunta sa isang pinakatanyag na bundok sa Pilipinas. Pinakita ni Mang Nick sa amin ang yaman ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang maliit na kuweba at dire-diretso lang ang carpet. Lumipad kami sa kasulok-sulukan ng kuweba. Napakadilim sa loob at wala kang makikita. Sabi sa akin ni Ken ay nasa likod ko lang daw siya. Hawak-hawak ko ang kamay niya habang naglalakbay kami kasi muntik na siyang nakabitaw nung una dahil sa takot. Hinawakan ko na mahigpit ang kanyang kamay at parang sa mundong ito, ako ang kanyang ama at siya naman ang aking anak. Maligayang pagdating sa yaman ng mundo. Paalala, huwag na huwag kayong kukuha ng kahit anong bagay na makikita ninyo. Sabi ni Mang Nix pagdating namin sa loob ng kuweba. Naglakad pa kami sa loob at narating na rin namin ang dulo ng kuweba. Maraming nakatayo na sundalo at sila ang mga bantay ng yaman. Nakahilera sila isa-isa at naka-armor. Sa likod nila, nandun ang gabundok ng mga alahas, magagandang sandata, malalaking baul, diamond, perlas, gold bar, gold coins at mamahaling bato. Pagtingin namin ay nakakasilaw sa mata ang kinang nito, lalo pat pag natatamaan ng liwanag. Ang ganda tingnan, nakakaakit ang kinang ito at kung makakakuha ka nito kahit kaunti, sigurado ngayaman ka. Pwede kayong humingi kung gusto niyo. Sabi ni Amang. Talaga Amang, pwedeng humingi? Nagulat na tanong ko. Nang biglang may lumapit na bantay at nagalit ito sa akin dahil daw sa pagdanasa ako na makakuha ng ginto. Sabi ko sa kanila, nabigla lang ako sa sinabi ni Amang sa amin, pero sa totoo lang, hindi ako interesado sa yaman na yan. Tumalikod na ako at bumalik sa mga kasama ko. Pero ang isa ay lumapit sa akin at inabutan ako ng mga napakalaking gold coins. Nagtanong ako kay Amang kung okay lang tanggapin. Kapag binigay sa inyo ng kusa, tanggapin niyo ito. Tugon ni Amang. Tinanggap ko ang gold coins. Si Johnny ay binigyan ng isang bagay na parang trumpet. Walang binigay kay Ken. Sabi sa akin na nagbigay ng gold coins, tanggapin mo ito at pagyamanin. Saka ko naalala ang sabi sa akin ni Vera, nung binigay niya sa akin ng binhi. Sabi niya,
Tanggapin ko ito at palaguin. Ito ang yaman ng Pilipinas. Sa buong mundo, ang Pilipinas ang pinakamayaman, pero hindi pa ito nadiskubre ng mga tao. Kaya ang ibang bansa ay pupunta sa Pilipinas para hanapin ang yaman ito. Marami magkaka-interest dito. Sabi ng nagbigay. Kaya ang yaman na ito ay magdadala ng kapahamakan sa mundo. Kapag nalaman ito ng tao, marami ang magkakagulo at magpapatayan. Mapunta lang sa kanila ang kayamanan. Sa isip ko, aanihin ko naman ang gabundok na yaman na ito kung hindi ko naman ito madadala sa kabilang buhay. Sabi pa nagbigay sa akin ng coins, isang araw ay makakabalik ka dito gamit ang totoo mong katawan at mahahanap ko din kami. Pero mag-ingat ka dahil hindi ito basta-basta mapupuntahan at makikita. Bakit naman po ako makakapunta dito? Eh hindi ko naman hinahangad ang yaman na yan. Tanong ko. Darating ang araw na makangailangan ka nito. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Gagamitin niyo sa kabutihan para makatulong sa nangangailangan. Tugon ito. Maya-maya pa ay nagsalita na si Mang Nix. Kailangan na natin bumalik sa bahay. Masyado kayo nagtatagal sa mundong ito. Nakalimutan ko sabihin na nung last kwento, bago pa pala kami umakyat sa langit, dumaan muna kami sa likod ng bahay niya at meron doon isang napakalapad na balon at halos umaapaw ang tubig. Uminom kayo ng tubig sa balon. Utos ni Mang Nix. Pagtingin ko sa balon, napakalinaw nito at kitang-kita mo ang sarili mo sa tubig. Nakita ko na mukha akong bumata at ang layo nito sa itsura ko sa totoong mundo. Parang ang perfect ko. Bumalik na kami sa bahay ni Mang Nix at pumasok na kami sa loob at nagpahinga lang ng saglit bago bumalik sa totoong mundo. Nagdasal ulit si Amang at nagsabi sa amin na pwede na kaming dumilat. Pagdilat namin, sabi ni Lance kay Amang, "Bakit kahit anong gawin ko, Amang, hindi ko pa rin nakikita yung nakikita nila? Ano pa bang kulang sa akin?" Nabahala na si Lance dahil sa buong paglalakbay, hindi siya nakasama. Nandun lang ang presensya niya, pero walang siya. Dapat kasama din si Jay sa paglalakbay namin, kaso nagnganga ito at hindi kinaya ang after effects. Nakatulog ito at tinig niya daw ang mga boses namin, pero nakapikit lang siya. "Bukas maglalakbay tayo ulit. Magganga ka, baka sakali na makasama ka na." Magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ni Lance dahil may chance siya ulit na makapaglakbay, pero kailangan niya magnganga. Pinaghandaan ni Lance sa pagnganga dahil baka hindi niya ito kayanin. Iba-iba kasi ang nganga at depende ito kung kaya mo lunukin ang katas nito. Dahil sa bawat lunok mo ay may kaya-kaibat na kasabihan. Unang lunok ay pampalakas, pangalawa ay paglilinis, pangatlo ay pagtanggap. Ang ibang nakaranas na nanganga ay hanggang isa o dalawa lang ang kayang lunukin. Hindi na kinakaya ang pait nito sa pangatlo at yung iba pa ay habang nanganga ay nahihimatay. Pagkatapos ng unang paglalakbay namin, doon ko napatunayan na totoo pala ang astral projection. Kahit nakapikit ka lang, pwede pala maglakbay ang isip mo at konektado ito sa mga kasama mo na may kakayahan din maglakbay. Pero hindi lahat ay pwede maglakbay. Gaya ni Lance na hindi nakasama pero may chance pa na makasama ulit. Dahil lahat naman tayo ay may third eye. Kaya lang, yung iba bukas at yung iba naman ay hindi. Gaya din ng astral projection, yung iba madali lang makapaglakbay at yung iba naman ay naiiwan. Di pa din mawala sa isip ko ang mga nakita ko sa paglalakbay namin. Sana hindi mangyari yung nakita namin na sasapitin ang mundo. Pero sabi nga nila, mangyayari ang dapat mangyari. Pagkagising namin ni Lance, bakas pa din sa mukha niya ang nangyari kagabi. Palungkot siya dahil hindi siya nakasama sa paglalakbay. Nasabi niya na lang na magbabago siya
at magpo-focus sa mga kailangan gawin. Paghahandaan niya ang nga dahil yun lang ang sagot para sa susunod na paglalakbay ay makasama na siya. Sunday noong araw na yun. Dapat uuwi na kami pabalik ng Maynila, kaso yun nga, sabi niya amang kay Lance na manganga siya at meron pangalawang paglalakbay. Kaya may nabuti na lang namin na sa Monday morning na lang bumalik. Dumating ang gabi, handa na silang sa mangyayari. Pumunta na kami sa bahay nila Ken at naabutan namin ng maraming tao at may ginagamot si Amang. Mga 5 tao ang magkakasama. Gusto daw makausap ang asawa niya na nilason at namatay. Noong araw na din na yun ay ika-40 days niya. Pumasok kami at nagmano kay Amang. Nakatingin lang kami sa ginagawa nila. Kwento ng asawa na namatay na si Jade, nilason daw ang kanyang asawa dahil sa inggit. Pinakilala kami ni Amang sa mga taong nagpapagamot doon na mga kaibigan niya. Ngumiti si Jade sa akin at ngumiti lang din ako sa kanya. Pero pansin ko na may kakaiba sa kanya. Parang ang lakas ng aura ni Jade. Nalaman namin na pangalawang asawa lang pala si Jade at ang unang asawa ay nandun din, kasama ang anak nito. Nagulat ako dahil parang ang awkward kasi nandun yung dalawang asawa ng lalaking namatay. Pero sabi ni Amang, wala namang masama doon. Dahil bago naging sila ni Jade, hiwalay na sila nung una at pinili na lalaki ang ikalawa dahil mas mahal niya ito. Nandun lang yung unang asawa at tahimik lang nakasama ang anak. Parang nakarelate naman ako. Ganon din kasi yung tatay ko. Iniwan niya kami at bumuo ng ikalawang pamilya at yun yung kasama niya ngayon. Pero okay lang naman sa akin yun dahil yun ang pinili niya kaya irerespeto na lang natin. Tinawag niya amang si Ate Rachel pati si Ate Julie na nanay nila Johnny at Ken. Maglalakbay daw silang tatlo kasama ni si Jade. Napabilib ako kasi kadarating pa lang ni Jade pero sinabi kaagad ni Amang na pwede na siyang sumama sa paglalakbay. Nagpabilog silang tatlo nila Jade, Rachel at Julie. Kami ay nandun lang sa sulok at nakatingin lang sa ginagawa nila. Maya-maya pa, nagtirik na ng kandila si Amang at pumasok si Mang Nick sa katawan ni Ate Rachel at naglakbay na sila. Si Amang nakalalay lang sa kanila at si Mang Nix ang kasama nila. Una ay pumunta sila sa bahay ni Mang Nix, pero biglang nagsalita si Ate Julie na wala daw siyang nakikita habang si Jade ay nakikita niya ang bahay ni Mang Nix. Sabi ni Amang, mag-focus ka. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Madilim lang ang nakikita ko, tugon ni Ate Julie. Ibig sabihin ay hindi siya nakakasama sa paglakbay. Habang naglalakbay sila Jade, sabi ni Amang, sabihin mo kung anong nakikita mo sa paligid. Nagsalita si Jade at diniscribe ang bahay ni Mang Nix. Pagpasok daw nila, may nakita siyang mahabang mesa at maraming pagkain. Pinakain siya ni Mang Nix at kumain naman siya. Nakita niya din ang dalawang anak ni Mang Nix na sila Lawrence at Olive. Sa paligid ng bahay, marami daw malalaking painting at ang gaganda daw. Namangha ako dahil ang nakikita ni Jade ay yun din ang nakita namin at walang alam si Jade na nakapunta na din kami. Pareho kami ng description sa bahay ni Mang Nix at sabi ni Jade ay may malaking hagdan at sa taas nito ay maraming silid. Pinasyal din ni Mang Nix si Jade sa garden pero saglit lang ang paglalakbay nila. Sabi ni Ate Julie, bakit si Jade kakaya niya kaagad? Bakit ako hindi? Sabi niya Mang kay Ate Julie, dahil ibang nasa isip mo, gusto mong puntahan ang asawa mo. Si Ate Julie ay may bantay na 3 matandang babae. At kahit matatanda na, kita mo sa mukha nila na malakas pa ito at magaganda. Si Jane naman ay si Mama Mary daw ang gumagabay sa kanya at malakas din ang dating ni Jade at open ang kanyang third eye.
Bumalik na sila at sabi ni Ate Julie, "Bakit ganun?" Hindi pa rin niya matanggap kung bakit hindi siya nakasama, pero ang dalawa niyang anak na si Johnny at Ken ay nakasama. Maya-maya pa ay may ginawa si Amang na kinagulat ng lahat. Tinawag niya Amang ang kaluluwa ng asawa ni Jade at may ilang minuto lang ito para kausapin. Bigla itong pumasok sa katawan ni Ate Rachel at nag-iba ang boses ni Ate Rachel. Sabi ng asawa ni Jade, "Sorry sa lahat ng nangyari. Hindi ko ginusto na mamatay at iwan kayo ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo at hindi ko alam kung sinong gumawa sa akin ito." Nagsasalita siya habang umiiyak at ramdam ko ang emosyon niya. Habang nakikinig lang kami, halos lahat ng nasa paligid ay umiiyak. Ang unang asawa niya ay namumugto ang mata dahil naiiyak din. Hindi na rin ako nakapagpigil at napaiyak na din ako. Ramdam mo sa asawa niya ang kagustuhang mabuhay, pero walang magagawa dahil nilason siya ng kaibigan niya mismo na nainggit sa kanya. Nagsalita si Jade na umiiyak din. "Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak natin. Aalagaan ko siya at kakayanin kong palakihin silang mag-isa." Ang bigat sa dibdib at hindi ko alam kung bakit tumutulo na lang ang luha ko habang nag-uusap sila. Ang unang asawa at ang anak nito ay nakikinig lang at parehong umiiyak. Sabi pa ng asawa ni Ate Jade, "Mag-ingat kayo parati. Kahit wala na ako, isipin mo na nasasabi mo lang ako. Babantayan ko kayo ng anak ko." Nang biglang sabi ni Amang, "Magpaalam ka na kaibigan dahil malapit nang matapos ang pag-uusap ninyo." Sabi ni Jade, "Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan." Iyak lang ng iyak ito, samantala hindi naman makapagsalita ang unang asawa. Bigla na lang nawala ang boses at nahimatay si Ate Rachel. Ginising ni Amang si Ate Rachel at dumilat ito. Sabay-sabi na, "O ano nangyari? Bakit umiiyak ako?" Wala siyang alam sa mga nangyari. Nagpasalamat si Jade kay Amang. Mga ilang sandali, nagsabi si Amang kay Lance na maghanda na dahil siya na ang sunod. Maganganga na siya. Umupo na siya sa harap ni Amang at binigay niya mga nganga. Kinuha ni Lance at nagdasal si Amang sabay-sabi na isubo na niya. Sinubo ni Lance at ginuya na ang nganga. Unang lunok ay okay pa. Nang bigla nag-ring ang cellphone ko at tumatawag si Mama. Dali-dali akong lumabas at sinagot ko ang tawag ni Mama. Nagtatanong siya kung nasaan ako. Sagot ko, "Nandun ako sa Kalamba." Pinagalitan niya ako dahil gala daw ako ng gala. Kung saan-saan daw ako pumupunta. Paniliwanag ko sa kanya at sabi ko bukas na lang ulit dahil may gagawin pa kami. Pagbalik ko sa loob, tapos na manganga si Lance. Natapos niya ang tatlong lunok at nakapasa naman siya. Pero pagtapos niya, ay sumuka siya at namanhid ang kanyang katawan at siya'y pawis na pawis. Nagpahinga lang siya ng ilang minuto. Sunod na nanganga ay si Kuya Jom na asawa ni Ate Rachel. Nakadalawang lunok lang siya at di niya nakinaya ang pait. Hanggang dito na lang po muna. Abangan po ang susunod na mangyayari sa aming paglalakbay. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Ken ng Midnight Stories. Hello Spooky Dolls, good afternoon. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig po sa akin ngayon. Maraming maraming salamat po. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa makayong panagmundo na naroroon ngayon. At sa mga katulad ko naman po na dito lang sa Pilipinas, gayon din yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks, I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Okay, so ito na nga po yung pagpapatuloy po ng kwento po ni Kent ng Midnight Stories. Oh, ganito,
So meron po dito isang character po dun sa story niya na ang pangalan naman po ay Ken. So, di ba medyo similar sounding, Ken tapos Kent. Okay? So initially, ang ginawa ko, pinilitan ko yung pangalan doon kasi nga po sabi ko parang confusing. Or ano, ginawa kong Ben. Pero according daw po dito kay Kent, yun nga, ayaw nga, gusto daw po noong person na yun, nakikinig din po siya, na Ken yung tawag ko sa kanya. Okay, or ganun. Basta anyway, so binalik ko po sa Ken. So ngayon po na medyo parang nagkakaano, minsan parang na-interchange ko yung Kent at saka Ken. Ewan ko kung bakit anong meron sa tiyan, hindi ko ma-pronounce. But anyway, so dun sa parang napansin ko dun sa recording ko na dun sa parang pinakahuli, Ken yung nasabi ko instead of Kent. So pasensya na doon, Kent ng Midnight Stories. Okay, so discuss na po natin yung kwento. So ito na nga po yung pagpapatuloy ng kwento nga po ni Kent. Okay, nagpunta sila dun sa langit, tapos nagpunta po sila dun sa isang famous daw na bundok. Ngayon, ilan lang naman yung mga famous na bundok dito sa Pilipinas? Ito na yung Mount Makiling, okay, Mount Apo, Mount Mayon, and then of course yung Taal, pero more on volcano kasi yun, hindi siya talaga parang bundok. So nandito na rin yung ano, yung Mount Cristobal, Mount Banahaw, mga ganyan. So mamili na kayo doon kung ano yung famous na bundok kaya na sinasabi po ni ano ni Kent na kung saan nandun daw po yung mga parang kayamanan daw po ng Pilipinas nakatago. Pero wag na, wag niyo nang alamin kasi feeling ko tama nga yung sabi ni Kent, okay na kapag natuklasan daw kung nasaan yun, eh malamang mag-aagaw-agaw. Like, I'm sure makikisawsaw ang government, sabihin na dapat may makuha sila doon dahil nga pag-aari yun ng gobyerno, etc., etc. Then I'm sure yung politiko kung saan nandoon, lahat makikisawsaw, lahat gusto makakuha ng kaperaso ng kayamanan na yun, o kung hindi man kaperaso, yung buong kayamanan maangkin. Then magkakapatayan, magkakaroon ng kaguluhan. Okay. So ayan. Okay, so sabi nga nila, 'di ba? The money is the root of all evil. Wala ko naman, okay, so yung pera itself is not really evil. Yung mga taong gustong magkamit nito, okay, yung mga magkamit nito na sa masamang paraan, yung mga tipong isasanlan nila yung kanilang kaluluwa kabalit ng kayamanan, yun yung masasama, okay? So yun ang dapat natin pag-ingatan o yung ano, iwasan siguro kasi nga alam mo na, okay, sa kapag may pera ganyan, maraming natutukso, maaring gusto tumarang mag-research sa pagpatay, yung nga magnanakaw ka, magluloko, magsisinungaling para lang sa kinang ng salapi. Okay, so ayun. Okay nang naging to, rather. May kinang bang masalapi? Basta anyway, so ayun nga. But, okay, yung pinagkataka ko lang dito kasi meron ditong sa part ng kwento na si Kent, binigyan siya ng parang gold coins. Ngayon, hindi naman nabanggit ni Kent kung ano nangyari dun sa gold coins na yon. So, ito ba'y parang tipong pagbigay sa kanya, hindi naman niya nadala dun sa totoong buhay? Or ano ba ito? Ano bang, paano ba to? Para ba, katulad ba to ng binhi ng buhay na binigay sa kanya? Noong, nung babaeng kahoy, yung babaeng inkanto? So, ano na kaya yung nangyari doon, Kent? So, I'm sure, Kent, nakikinig ka ngayon. Ano po yung nangyari doon sa binigay na coin sa iyo? And then yung trumpet. So, I suppose parang, Angel's trumpet yung binigay doon kay Johnny. So anong significance noon? Para saan yun? And then nadala rin ba niya ito sa mundo ng mga tao o nanatili yun doon? Kung binigay yun sa kanila, ano bang simbolismo nito? Tsaka saan siya magagamit? Kasi alam mo yun, parang okay, ganito kasi yung parang dilemma ko dito o yung parang iniisip ko. Kung sakasakali naman na hindi mo naman pala madadala dito sa physical world, okay, sa mundo ng mga tao, yung pong mga kayamanan na nandoon. So, bakit, ano, I mean, okay, ganito na, diretsahin ko na. So, ano naman ang ano, masama kung kukuha ka doon? Sabi, para sa akin, okay, sige, kumuha ka hanggat gusto mo, hindi mo naman yung madadala. Kung ako yung nasa isip, yun lang naman na nasa isip ko, ah. So, no offense sa mga, ano, nakakarinig ngayon, kung nakikinig sa mga Knicks, o kung ano man. Parang yun lang nasa isip ko, okay, kung alam ko naman sa sarili ko na hindi naman nila madadala yung mga kayamanan na yun. So sige, di kukutin mo kung gusto mo, ilagay mo sa sako. Pero hanggang dyan lang yun, hindi mo rin siya madadala somewhere else. Okay, or siguro parang in a way, test to. Kasi kung mapapansin yung maraming test, okay, so yung
test nga na yung unang inaway nga si Kent ni ano ni ano tawag nito nung ano nung what's her name, nakalimutan, Ate Rachel, okay, Ate Rachel, yung manimang Nick sa katawan ni Ate Rachel. So parang test daw yun kung talagang malakas na ba tong si si Kent, o kung talagang kaya niya na, kung buo na ba yung kanyang loob na tanggapin yung kanyang kakayahan, ganyan. So yun daw yung purpose noon. Okay, so kung mapapansin nyo, marami dito ang test, yun nga, yung sabi dito, pwede kayo manghingi. Okay, then, hindi naman pala pwede manghingi. Alam mo yun, yung parang tinitest nga siguro kung gahaman ka, kung sabihin sa'yo, o pwede kang humingi dyan, pero ang totoo, hindi naman pala pwede. Para susubukan ka lang niya, o kung interesado, titingnan ko nga kung interesado to. Paano, kung syempre hindi siya magsasabi na, alam mo yun, parang hinuhuli siya. Kumbaga, ang mag, kunyari, sabihin niya doon na, okay, wag kang kumuha dyan, hindi susunod siya, pero sa loob-loob niya, gusto niya kumuha. Pero what if binigyan mo siya ng go signal na kumuha ka? So, titest mo kung talagang may interest siya doon. So, eto nung si ano naman, sabi naman niya, buti piniwalaan naman siya na, or maaaring totoo naman talaga na, hindi naman talaga siya interesado doon sa mga kayamanan na yon. Kasi sabi nga ni Kent, hindi naman daw maladala sa kabilang mundo o sa kabilang buhay, yung kayamanan. Okay? So again, wala naman pong masama sa pagkakaroon po ng kayamanan. Basta ginagamit naman po ito sa tamang paraan. Ito hindi po yung nagmamalabis ka na tipong gumagawa ka ng kasalanan para lang magkamit ng limpak-limpak na salapi o ng kayamanan niya. Okay? So mapadya ako naman tayo doon sa nagpatulong. Okay? Dito kay amang nga na asawa siya, si Jade. Yung asawa niya pinatay. So nilason ito dahil daw sa inggit. So ngayon, medyo parang curious lang ako. Kasi, okay, nalaman nga nila na parang pinatay sa inggit itong asawa nung ni Jade. Medyo natataka lang ako bakit hindi pa nila nalaman kung sino yung pumatay talaga. I mean, yes, I would understand na itong taong nilason, okay, o yung kaluluwa niya, hindi alam kung sino pumatay sa kanya. Maaaring hindi naman niya nakita na, hindi naman ito yung tipong kontrabida na parang padanoorin ka habang nangingisay-ngisay ka na bumubula yung bebe mo habang pagkatapos mo inom ng lason. Baka ito yung tipong iliwan yung pagkain dyan din, hindi naman siya naghintay na panoorin ka na mamatay. So talagang pinainan ka lang niya, and then sadly, kumagat ka dun sa pain niya na lason nga. Okay, parang nagalang. Okay, parang ganun nga. Okay, I'm so sorry for laughing, pero yun nga, na ano ko kasi sa parang daga na kumain ng lason. Okay, so ayun. Pero hindi ba ano, akala ko kasi mga kaluluwa alam na nila halos si lahat, or may mga nalalaman sila na hindi alam ng mga taong buhay. But anyway, hindi rin nasabi dito sa kwentong ito kung si amang ay natuklasan o nalaman niya kung sino yung lumason nga dito sa asawa ni Jade. Pero may nakwento kasi itong si ano sa akin, si Kent. I hope na okay lang sabihin dito. Pero I think okay lang naman. Okay? Kasi itong si Amang daw, mayroon daw nagpatulong dito kay Amang before na yun nga, inaalam kung sino yung pumatay doon sa kanilang, may parang may namata, okay, ganito, may pumatay. Okay, so syempre, yung taong namatayan, gusto niya malaman kung sino yung pumatay. Okay? So, sinagot naman ni Amang. Silabi niya, ito yung pumatay. Siyempre, in denial, ganyan-ganyan. And then, parang hindi ko na masyadong i-elaborate. At ang ending nito, si Amang pa yung nasisi. Okay, siya pa yung parang tipong hinahunting tuloy kasi parang nagagalit sa kanya. Bakit niya sinabi? Mga ganun mga tipo. Parang ano, diba? Ang weird. Okay, medyo weird lang yung mga ano na yun kasi ang parang ang kwento dito is yung mismong pamilya pa nung ano. Kasi, okay, para maintindihan ninyo, yung kasi pumatay is parang kamag-anak din nila. So parang tipong in denial sila na sarili nilang kamag-anak yung pumatay dun sa parang parientes nila or what. And then, ayun. Okay, then si Amang yung hinahunting dahil nga, yun nga, siguro galit siya na bakit nagsabi na siya yung pumatay o ganyan. Oh my God, it's so convoluted and it's so difficult, okay? Pero yun nga, at dahil diyan, hindi iniwasan na ni Amang yung mga ganitong klase mga kaso, ayaw niya nang hindi mas ayaw niya tumulong, pero hangga't maaari ayaw niya na involve yung sarili niya diyan sa mga pumatay patay na ganyan na alamin yung sino pumatay. Ayan. Pero if I'm not mistaken, ito pong si Kent
Binigay niya po yung pong contact number ni Amang. Okay, so please, magawin na lamang po ninyo. Punta po kayo dun sa page po ni Kent, okay, sa Midnight Stories. Na dun po, pinost po niya yung number po ni Amang. Okay, so please go po kayo, mag-go po kayo, wow, Taglish. Okay, magpunta po kayo, okay, sa Midnight Stories sa Facebook. Isa lang naman po siya. Midnight Stories, search niyo po sa Facebook. Lalabas po yung page po ni Kent. Okay, so dun po siya nagpo-post po ng kanyang mga ano stories. Okay, so ayan, nakalagay po doon yung phone number po ni Amang. Pag nalaman nyo, di, kung may kailangan po kayo sa kanya, okay, kailangan di text nyo na lang po siya or tawagan nyo po, okay, para po makahingi po kayo sa kanya ng tulong. Ayun. So, I suppose yung tulungan po niya, yung mga tipong may sakit, yung may mga tipong mga siguro na inkanto, na kula, mga ganito, o yung mga tipong may mga problema, okay, sa pagkasalusugan nila. So, yun po. So, punta na lang po kayo dun sa page po na yun. And then, go ahead po and then mag-reach out na lang. Siguro pwede na rin din po kayo magtanong naman po dito kay Kent. Okay, so message niyo po siya dun sa page po niya. Sumasagot naman po siya at ina-entertain naman po niya yung mga katanungan. Just make sure na seryoso po yung mga katanungan niyo. Hindi lang po kayo nagluloko, yung nagtitrip lang. Okay? So wag po tayo mag-aksaya ng panahon po ng mga taong wala. Hindi naman po nakikipagbiruan o nakikipaglokohan, kumbaga. Alright. So dito ko na po itatapusin ang kwentong ito. Okay. So dito ko po i-announce sa inyo na meron po tayong bonus story for today. So after this, pag na-upload ko na po ito, yun po. So, mag-record na naman ako ng panibago. So, ano po ba itong i-record ko? So, ito po yung ano, kwento pa rin po ito ni White Knight. Okay, so, pero hindi po ito karugtong nung po kanyang old black book series. So, ito po yung Aswang Stories po ni Lola Pasing. So, yun. Ang gaganan po, ang gagawin ko na lang. Babasabasahin ko na lang po yun para may padagdag po ako na story na i-upload po dito sa ating channel. So, abangan nyo po yun. Okay, so yun lamang po. So thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.